At sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, alamin po natin ang pinakaunang republika ng Pilipinas, ang Republika ng Biak-na-Bato. Ihatid po sa atin yan ni Xiao Chua sa Xiao Time. Ako ay Pilipino. Mga sayang araw po, it's showtime! 115 years ago, January 23, 1899, pinasinayaan ang itinuturing na unang konstitusyonal na demokratikong republika sa Asia, ang Republika Filipina Samalolos, na pinamunuan ni General Emilio Aguinaldo bilang presidente. Subalit, mayroon pa siyang mas nauna dito. November 1, 1897, nilagdaan ni Aguinaldo at ng kanyang mga kabig ang Konstitusyon Provisional de la Republika Filipina o mas kilala sa tawag na Konstitusyon ng Biak-na-Bato. Isinulat ito sa mga bulubundukin at mga kuweba ng Biak-na-Bato, San Miguel de Mayumo, sa lalawigan ng Bulacan, nila Felix Ferrer at Isabelo Artacho. At tulad ng ginagawa ng mga student organization ngayon, ginawang template o ginaya nila ang halos word for word ang konstitusyon ng Cuba sa Himagwayu. Itinadhana nito ang pagtatatag ng isang Korte Suprema kinabukasan November 2 at ang pagkalas ng mga Pilipino mula sa kaharian ng Espanya at ang pagtatapos ng mapanghimagsik na sinimula ni Gat Andres Bonifacio noong August 24, 1896. Bilang mga kinatawan ng himagsikan, hinalal nila sina Emilio Aguinaldo bilang Pangulo, Mariano Trias bilang pangalawang Pangulo at iba pang mga opisyales. Ang konstitusyon na ito ay matagal ng pangarap ni Aguinaldo. Ayon kay Ian Christopher Alfonso, mauugat ito sa kanyang manifesto para sa mga Pilipino noong October 3, 1896, kung saan tahasan niyang sinabi na kailangan ng lumikha tayo ng pamahalaan na katulad ng sa mga sibilisadong bansa gaya ng Estados Unidos. Wait a minute! Hindi ba may pamahalaan si Bonifacio bilang Pangulo ng Haring Bayan? Sino ba si Aguinaldo noong mga panahon na iyon? Isang general ng sanggunian magdalo? Tanong ni Ian, ano ang karapatan niya na manawagan ng pagtatatag ng isa pang pamahalaan? Either talagang noon pa lamang hindi na nila kinikilala ang Supremo o lambing nila yon sa Supremo na, oy, magkonsti ka nga para sibilisado tayo? Nang bumisita si Bonifacio bilang Pangulo upang ayusin ang sigalot ng mga sanggunian bayan sa Cavite noong December 1896, inatasan ng magdalo ang inhinyerong nag-graduate sa Belgium na si General Edilberto Evangelista na sumulat ng saligang batas at ipinresenta ito kay Andres. Maggalang na tinanggap ni Bonifacio ang saligang batas pero hindi niya tinanggap. Sa loob-loob niya, may saligang batas na tayo. Tapos natawa pa siya. Aba, kinopya lamang ito sa Maura Law ng 1893 na nagbabalangkas sa mga lokal na pamahalaan sa Pilipinas. To cut the long story short, imbes na pag-ayusin ng mga nagsisigalot sa Cavite, aba, tila bigla sila nagkasundo-sundo, naibahin ang agenda at nagkaroon ng pagtatatag ng bagong pamahalang mapanghimagsik. Nagkaroon ng Tejeros Convention noong Marso na nagpatalsik kay Bonifacio bilang Pangulo at nang i-assert ni Bonifacio ang pamumuno niya, pinatay siya. Ganon kasimple. Nang matatalo na ang mga puwersa sa Cavite, ayun, inagaw mula sa mga Bonifacio si Isidoro Torres ang Real ng Biak-na-Bato at doon na nagkuta ang general at itinatag ang kanyang republika. In effect, pinatay ang pamahalaan ni Bonifacio sa araw ng mga patay, November 1. Ngunit, hindi magtatagal ang republikang ito. Makikipagkasundo si Aguinaldo sa mga Espanyol sa pamamagitan ng Pact of Biak-na-Bato matapos ang higit isang buwan, December 14, 1897. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng Bay. And that was Xiao Time.